welcome back to my channel. Ayan, for today's vlog, nais ko lang ibalita na nagpasa na o nag-file na ng certificate of candidacy si Senator Christopher Bongo. Ayan, dati ang alam natin ay si Presidente Tatay Digong ang tatakbo bilang isang vice president. Subalit nagulat ang mga tao ngayong araw na nagkabaliktad. Ang nangyari ay si Christopher Bongo ang sinuportahan niyang ating Pangulo para tumakbo at maging kahalili niya sa pagtakbo bilang isang vice president. Kaya na nagulat ang marami dahil hindi nila inaasahan na ganito ang magiging twist ng kalalagayan ng ating darating na eleksyon. Ayan, panoorin po natin yan at abangan natin ang salita o ang panayam kay Prrd ng mga media matapos makapag-file ng COC si Bongo ay may maikling interview para kay Prrd at marami dito ang nalungkot at halos maiyak sa panghihinayang. Subalit, siguro kailangan na talaga niyang magpaalam sa politika. Narito ang kanyang mga sinabi. I announce my retirement from politics. Pilipino, at sa patnubay po ng ating Panginoon, I will be a working vice president. Ayon sa isang netizen, nakakaiyak Tatay Digong. Ang pag-retire mo, love you Tatay Digong. Sabi naman ni Angel Chase Sydney, yehey, dagang salamat Tatay Digong sa paghatag ug blessing nga mulupad na in Batang Agila. Run Inday run. I love you Tatay Digong. God bless. Sabi naman ni Inday Garbes, Inday Sara, yes, go. Ikaw ang kailangan ng ating bayan at Bongo. Salamat po Tatay Digong, mabuhay po kayo. Hindi ka namin makakalimutan at suporta namin si Inday Sara. Ayan. At ito naman ang sabi ng isa pang netizen, yes, go Sara. We wait for you to fly like an eagle. Woman's power. Solid. DDS kami ng buong angkan ko. At ayon naman kay Jonada Sipulvida, Senator Bongo, the busiest working senator. Talagang tumulong, gumagawa na kayong mga gustong magsalita ng pangako ngunit walang plataforma. At ayon kay Severino Pascual, kahit anong paninira ng mga politikong tao na mga oligark, Duterte pa rin tayo mga kabayan. Mas may pag-asa ang Pilipinas. At ito pa ang sabi ng isa pang netizen, Edita Mandani, I love you Tatay Digong. Maraming salamat sa ginawa mo sa ating bayan. BBM for President, Bongo for Vice President. As ito pa, isa pa si Da Vinci. Oh no, my one and only like na President Digong. Mag-retire na. Hi, sana si Bongo manalo na Vice. At ito pa ang sabi ng isang netizen, si Osa Bautista, ang dami kong luha, dear God, please always protect our dearest president, FRM, his evil enemies. Ayun pa, sabi ni Gloria Iwami, nakakalungkot na, man, God bless President Duterte, I love you, Tatay Digong. At ito pa, sabi ni Ma Bena David, maraming salamat po Tatay Digong sa amin, 6 na taong aming presidente sa buong Pilipinas, sa malasakit at sa pagmamahal na madama mo sa buong Pilipinos. Maraming salamat po. We love you so much, naming lahat. God bless you always. Ayon naman kay Ebigan Habis, the best president of all to our beloved PRDD heart. Nakakalungkot sa pag-retire mo. But binigyan mo ng siglang muli si Senator Bong. Yeah. Ang sabi naman ni Ronnie Gela, salamat Mr. President Mayor Rodrigo Rua Duterte, salamat, we love you.
Ayan, ito naman, last, si Osaka Gosara for Filipino people. Thank you, best president of our nation, our beloved president. Mabuhay po kayo. Ayan. I announce my retirement from politics. So guys, hanggang dito na lamang. Sana nagustuhan nyo ang aking video for today. At sana naging pakinabang sa inyo to. At hanggang sa muli, just comment below guys kung ano ang gusto nyong sabihin sa ating Pangulo. Okay? Bye-bye! See you again next time! Thank you for watching!